Ahoy! Kamusta mga Repa Pits? Magandang yaman sa inyo lahat sa video na to. Pag-usapan natin yung Alex Sonse Daily Forecast pang Forex. So, para magkaroon kayo ng idea kung ano magiging potential na tatamaan ng GBP ngayong araw man o sa mga darating na araw. So, base dito sa pagkaka-analyze ko rito, sinasabi daw dito sa loob ng isang buwan o within MA20, ito yung nagiging movement niya. Ang pinaka-lowest na fluctuation sa isang araw ay nasa 25 pips, which is ito. Nasa around average, nasa around 20 pips. Pinaka-highest na fluctuation na ilang pips sa loob ng isang araw, umaabot ng 200 pips. At yung average na galawan sa loob ng MA20, kung ilang pips ang tinatamaan, eh siyempre, bandang kalagitnaan nito, nasa around 100 pips. Yan, sinasabi ngayon dito na keso, sa loob ng MA20, ang pinaka-highest ay 1.24 at ang pinaka-lowest ay 1.19. Kung titignan natin yung 1.24 versus sa 1.19, kung tutusin, kung gagamit tayo katulad ng tinuturo ko sa may aking online masterclass na numbering and coloring technique, hindi ko basta-basta babasahin ng ganyan lang. Yung highest 1.2448, lowest 1.1961, hindi ko siya totally babasahin ng ganyan. E di lalo na yung mga information dito, hindi ko siya basta babasahin ng ganyan. Bukod kasi sa paggamit nitong Alex Sonse Pro dashboard ko na exclusively lamang included sa aking online masterclass, may kung anong klaseng computation, estimation, calculation ka pa by digit o by numero na gagawin bukod sa kung ano pinagsasabi dito sa Alex Sonse Pro dashboard. Okay, so binibigyan ko lang kayo ng idea para maintindihan nyo na keso, gano'ng nga ba kalaki magiging success rate ng Alex Sonse Daily Forecast para sa Forex. Alex Sonse Daily Forecast Monthly Subscription para sa Forex. Nakita ngayon natin, bukod sa ganyan, siyempre, common na laging iniisip na ibang tao, gamit tayo ng traditional chart. Okay? So ngayon ako, hindi ako basta tututo kung ano lang pinagsasabi sa traditional chart. Mas magpo-focus ako sa kagaya ng kung anong information o details na nakikita natin dito sa Alex Sonse Pro Dashboard. So mas naiintindihan ko ang fluctuation sa loob ng MA20 pinakakulelat ay nasa 20 pips at yung average na galawan sa loob ng MA20 ay 100 pips at yung pinaka-highest at very rare ay nasa around 200 pips. So mga measurement na yon, yun ang iyong pagnanasahan kapag magte-trade and scalp ka sa Forex. Sa whatever set na time frame o duration, anong araw, o anong linggo, o ilang anong buwan ka magte-trade o mag-scalp, magpo-position trading o momentum trading. So ngayon, nakikita ko ngayon dito kung babase tayo sa highest and lowest sa loob ng MA20, kung titingnan ko yung average niyan, dapat ang sumatotal na average niyan nasa around ano to. Kumbaga, siyempre, kakalkulayin mo lang naman yan kung magkano yan. Sumatotal, magiging average na kalakaran ay nasa 1.20 o 1.21. At nagkataon, automatic kinukompute na sa akin dito. 1.21. Na-guess nyo. Pinaka-highest, 1.2448. Pinaka-lowest, 1.1961. At may nakasulat na dito, sumatotal na average, 1.21. So, kung titignan ngayon natin, may traditional chart tayo dito na kung saan, kinukompute, calculate niya na agad sa akin dito, sa Alex Sonse Pro dashboard ko na pang-personal use. May kita ngayon natin, ito yung lowest tau. Ito yung pinaka-highest, ito yung ranges, VWAP, o moving average niya, whatever. Hanggang all the way sa percentage ratio sinasabi sa akin dito, kung tutusin, yun nga lang, nakalimutan ko palang i-apply dito. At sinasabi rin sa akin yung total appreciation o sumatotal depreciation value sa loob ng MA20. So pinapakita dito, depreciation value sa loob ng MA20, 400 pips. Sa loob ng MA7 o MA5, ang depreciation value ay nasa 31 pips pa lang. So both ways, MA20 man o MA7, may nagpapakita dito na may pwedeng pagkakitaan sa bounce back. Pero depende sa conforme. Depende kung ang trend or momentum ay pataas or pabagsak. Ang sabi daw dito na keso, ang depreciation value sa loob ng MA20 ay nasa ito,
0.0402. That's 400 pips sa loob ng MA20. Sa loob ng MA7, ang depreciation value daw sa loob ng MA7 ay 31 pips. Kung ibabase ko dito sa pagkaka-analyze dito, ang pinakakulelat na fluctuation per fucking day is just around 20 pips. Maximum na 30 pips. Pinaka-maximum, pinaka-luckiest of the luckiest sa loob ng MA20, around 200 pips. Versus sa loob ng MA20, anak ng puta, ang depreciation value, 400 pips. Na-gets nyo? So usually, geto ngayon yan. Damo na maraming depreciation value o talo, damo na bounce back, diba? Iisipin natin. Pero how the fuck will you know if bounce back ang application implementation na gagawin mo or patuloy nalalagpak ang presyo? So ngayon, babalik tayo dito. Ito yung historical data. Ilang beses pang panalo to? Ilang beses sa talo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walong panalo? Ano? Isang dosenang talo. So, walong panalo, isang dosenang talo. Ano nga ba nagahari? Yung downtrend o uptrend? Bigyan kita ng good example. Ano ba nakikita natin dito sa MACD? Ano nga ba nagiging momentum? Di ba kapag umaakit ang presyo, geto, umaakit ang presyo, may kita natin dito, may ads dito. Nai-guess mo? Anak ng putya eh. Kapag uptrend yung momentum, kapag uptrend, yung MACD nasa ayan o, from negative to positive umakyat. Pero pag downtrend, eto, downtrend. O ano nangyari yung escalator? Downtrend. Eh dito, ano na naman ginagawa dito? Downtrend. Bakit downtrend? Simple lang. Kaka-crossover lang dito ng escalator. Downtrend. So it doesn't fucking matter anymore kung malaki ang depreciation value niya. What matters the most is more on downtrend ang labanan. Kahit sabihin pa natin 400 pips na ang naging depreciation sa loob ng MA fucking 20. Gets nyo? So ano nga ba dapat application implementation dito sa GBP USD? Ano ba ang application implementation? Kahit sabihin pa natin sumatotal depreciation value sa loob ng MA20, 400 pips. I-versus natin ngayon dito sa logic and psychology na sinasabi ko sa loob ng MA20, pinakakulelat ng kanyang fluctuation ng ilang pips ay nasa araw umaaverage ng 20 pips. Maximum na yung 30 pips na pinakamababang fluctuation. Gets mo yung fluctuation? Pinaka-highest of the highest na fluctuation within MA20, 200 pips. Ang average na galawan sa pag-akyat ng fluctuation nasa around 100 to 150 pips maximum. Yung average na highest na fluctuation, 100 to 100 pips. Non-common yung 200 pips sa loob ng MA20. Mas common ang fluctuation na highest movement, 100 pips to 150 pips. Yun eh, kung nagigets mo ko, repa pips. So, ano i-expect natin dito? Makikita ngayon natin dito, gamit natin dito sa may moving average indicator na ito, ay MA20 tsaka MA10. Yung puti, MA10. Yung kulay orange, MA20. Umaakyat at bumabagsak ang presyo kapag yung MA20 nasa ilalim. Kapag yung MA20 nasa taas, babagsak. MA20 nasa ilalim, umaakyat. MA20 nasa ibaba, bumabagsak. Eh, ano ba din ang itsura dito? Bukod sa idea, dapat alam mo na yung heads up na falling wedges. Diba? Rising wedges. Falling wedges pa rin dito. Eto, kututusin, rising wedges sana yan. Yeah?
Enak ng puta, kaka-crossover lang. Paano magiging rising wedges yan? Paano magiging rising wedges ito kung kaka-crossover lang? Gets nyo? Akit ang presyo kapag MA20 nasa ilalim ng candlestick. Babagsak ang presyo kapag MA20 nasa ibabaw ng candlestick. Sige, balik tayo sa past transaction. Oh, nasa ibabaw yung candlestick, yung moving average ng MA20, lagpak. Nasa ilalim yung moving average MA20, akyat. Ano ano sila sabi dito? Usually nagbabago yung ano niyan. Nagbabago yung ano niyan. Gete yan. Ang teng ina yung hype yan. Palore mo ang tutorial video ko o pakanton ko na recently kong in-upload sa YouTube man o dito sa Facebook. Paloorin mo yung Alex Onse pakanton formation technicalities. Formation technicalities. Paloorin mo dito sa aking Facebook page o sa YouTube page ko. Paloorin mo mismo. Alex Onse formation technicalities. Eto, paloorin mo itong pakanton ko na to para magkaroon ka ng idea. Paloorin mo itong pakanton ko. Ano, Alex Onse pakantos. A mass watch at mag-value ng time. Formation technicalities strategies. The more na may idea ana sa falling wedges versus sa rising wedges at mga crossover shit na yan, i-add up mo yung value ina-add ko sa inyo na eto, Alex Onse Pakanton, formation technicalities and strategy. I-add up mo yun. Ewan ko lang kung di ka pa manalo ng mas maganda sa Alex Onse daily forecast monthly subscription pang Forex. Makikita ngayon natin, meron na akong detection, prediction, projection kung anong magiging potential sa GBP ngayong araw man o bukas o within MA5 or within MA20. Negets nyo. So makikita ngayon natin dito, kung pagkukumpara natin yan, kung traditional set na charting system set lang pala, pagkumpara natin yung per hour versus sa per day. Okay. Ito yung per day. Tignan natin sa loob ng 4 hours. Ano itsura ng 4 hours? Ano ba natatanto mo sa may 4 hours? Hindi ba downtrend pa rin yan? Yun eh, kung nagigets mo kung paano nga bumasa ng chart. Downtrend pa rin yan sa 4 hours. Maglulusaw pa rin yan. Alam nyo ba't naglulusaw itong GBP? Damo na naglulusaw ang Bitcoin o crypto, maglulusaw din ito. Bakit kaya ganun? Simple lang. GBP USD. XRP USD rin ang nilalaro. Bagsak ang GBP, bagsak din ang XRP o crypto. Tingnan nyo, red o bagsak. So na-guess nyo, may some kind of connection silang dalawa. Bakit may some kind of connection? Simple lang, pareha sila naglalaro ng mundong USD. Gets mo? Sabayan mo pa ng fundamental shit. Nakusang po, tanginang yung hype, po, kinanginang, tanginang yung case na yan, tagal-tagal. Ang dami na iinip kung ano magiging potential ng case na 'yan versus ang daming wala, maraming leakage na kaso ganito ganyan, yung XRP magiging partner sa Visa, Mastercard, blah blah blah, blah, hindi mo alam kung ano totoo doon sa tama mali. Guess nyo? Pero ito lang idea. Lalo na ako personally, I never even fuck around sa whatever shit na news updates, report, warning, whatever shit every fucking world online. Mas pagnanasahan ko kung ano kanyang historical data. Kasi historical data will never fucking lie. But those charting system that you've been using for a long time, very deceiving. Lalo-lalo na kung di ka marunong bumasa. Na-guess nyo? Lalo-lalo na kung di ka marunong bumasa, very deceiving ang traditional chart. Kung ako sa inyo, nakikipal burout ka lang din pala din sa explanation ko na keso Alex Onse daily forecast pang Forex eh. Galingan mo yung pakikipal burout mo rito para magkaroon ka ng idea. Okay? So ngayon, na-gets nyo, ang sinasabi daw dito, ang depreciation value sa loob ng MA20, 400 pips.
Ngayon, usually, technically, basic common sense concept ng logic psychology ng demand supply game, uy, malaki depreciation value, more on bounce back. Pero how the fuck will you determine, how the fuck can you figure out na it's about time na mag-bounce back? Kung kaka-crossover pa lang dito, kesyon yung moving average sa loob ng MA20, sa moving average yung MA20 na sa taas ng candlestick, damo na clueless ka kung paano pag-a-analyze sa traditional shit na charting system. Damo na magiging mali yung detection, prediction, projection mo. Which is majority ng tao, ang daming population ng tao nagte-trade and scalp kuno, hindi marunong mag-analyze. Marunong kunyari mag-chart, pero hindi naman talaga marunong mag-analyze. Hindi kaya mag-detect, predict, project at early age. Lalo hindi rin kaya magpatahimik ng batang ingay-ingay din sa gilid. Ha? Nagbibideo ko, ingay-ingay. Pakipatay nga yung bata na yan ng ingay. Na-guess nyo? So ngayon, ako, di ba, bigyan ko kayo idea. Ilang bang panalo versus sa ilang talo? Eh, panalo nito, 8 beses lang, isang dosen ng talo. Tapos, depreciation value sa loob ng MA20 ay 400 pips versus sa pinaka-most common na kalakaran na fluctuation sa loob ng MA20 ay nasa around 20 to 30 pips maximum. Ang average na kalakaran mula MA1 to MA20 around 100 pips. Starting point 100 pips up to 150 pips. Very rare lang yung 200 pips. Sana mag-value ka ng time, repa pits para magkaroon ka ng idea dito. Kaya mag-subscribe ka man sa Alex Sonse Daily Podcast ng pampores o hindi. Basta ang importante yung mahalaga. Gets mo yon? Ngayon, may kung anong klaseng statistic record set dito na kung saan malamang ikaw mismo nakiki-epalburaot ngayon dito o medyo natalisod lang ng video na ito. Malamang clueless ka kung ano pinagsasabi dito. Katulad nito, example, MA5 forecast sa range. Ito daw magiging potential na tatamaan sa loob ng MA5 base sa range. Base naman ito sa may price frequency na SMA, Simple Moving Average Indicator. Bukod sa may Alex Sonse Advanced Detection Prediction Projection set dito na potential na tatamaan. Potential daw na tatamaan. So sinasabi na agad dito yung pinaka weakest and pinaka strongest na potential na mangyayari bukod sa ano magiging potential na support and resistance level. May kita ngayon natin pinaka lowest na pwede daw tamaan. 1.20. Tinamaan na. 1.20. Pinaka highest na pwedeng umakyat ang presyo nasa around 1.25 na halos tinamaan na rin sa loob ng MA20. Pero yung halos tamaan yung 1.25 kasi 1.2448 ito. Eh, siyempre, tangin ng yung basic common sense ng demand and supply. That's too much. That's too much already. Bukod sa idea, kung marunong kang bumasa ng appreciation versus depreciation value, which is nagkataon dito sa Alex Sonse Pro Dashboard, may kung anong klaseng indicator ka dito na pwede mong gamitin. Katulad netong N ratio, depreciation percentage. Ngayon, nakikita ko dito sa depreciation percentage, nagsasabi na sa akin ito ng sinyalis na Too much supply. Yon ang sinasabi sa akin dito. Too much supply ito. Babagsak na ito. Na-guess nyo? Sa loob ng MA20, makikita natin negative 9%. Tapos, nag-fluctuate o nag-trade range sideways yung depreciation percentage niya dito sa around 12%. Habang kung titignan natin sa historical data, MA1 to MA20 daw, nagpa-fluctuate 9%, 10% to almost 12%. Pero sa loob ng MA20, ang fluctuation, depreciation percentage, nasa around 10 to 11 maximum na. Ngayon, ibig sabihin ngayon, walang pinagagawa kundi nag-trade range sideways. Resistance, support, resistance, isa. Resistance, dalawa. Support, isa. Support, pangalawa. Saan nga ba gustong pumunta yan? Pumunta yan sa pagkapanalo o sa pagkatalo mo? Mas malaki yung chance, yung pagkatalo. Kung ang application, implementation mo sa pagtetrade sa forex, kung buy low, sell high. Sa makatuwid, mga
REPA bits, ang application implementation mo very specifically sa GBP USD sell short, hindi buy low, sell high. Pag nag-sell short ka naman, in what point ka magte-take profits? In what point ka magte-take profits? E di gawin mo, balik ka sa past transaction. Gumamit ka ng Fibonacci, whatever set na measurement mo. Asa yung 0%? Eto. Asa yung 100%? Eto. Eto. Eto yung 0%, eto yung 100%, 100%. Remember, para mas mag-guess mo itong pakanton o whatever set na demonstration ko para sa Alex Onse Daily Forecast sa Daily Forecast Monthly Subscription para sa akin sa Forex. Ha? Palorin mo ito para magkaroon ka ng idea. Formation technicalities. O ngayon, kung titignan natin ng ganyang kalinaw yan, ano nare-realize mo? It's more on resistance level, di ba? Kung titignan natin yan, ha? Kung titignan natin the whole fucking measurement na yan, ha? Kung titignan natin, ba naman to? Ito yung 0%, 100%. The whole thing neto, trade range sideway lang. That's considered falling wedges. Mula dito, papunta dyan, pag tinignan mo ng bumbu yan, falling wedges yan. So, kung falling wedges pala yan, ano nga ba potential na babagsakan? Simple lang, potential na babagsakan yung ika 75% depreciation. Sige, bagsak natin ng gusto doon saan. Yan. Saan babagsak ito? Saan babagsak itong presyo ng GBP? Somewhere down there within MA5 to MA20. Kulelat na pwedeng bagsakan sa loob ng MA20, yung ika 75% magiging 1.19500 to 1.19 basically bagsakan. Katulad nito. Yan na babagsakan yan. Unang support level. Baka lang ang support level yung dati niyang resistance dito nasa 1.16 something. Sa loob ng MA20, malaki yung chance na pwedeng lumagpak ito sa 75% all the way sa between 50 to 75%, which is magiging market price nasa 1.17, 1.16. Nagigets nyo? So, ito yung current market price natin. Ano magiging potential? Eh, di doon na ngayon babagsak. Alex Onse Daily Forecast pang Forex. Alex Onse Daily Forecast Monthly Subscription. Sinasabi na agad dito, which is nakalimutan pala natin ilagay yung percentage ratio dito. Reset natin. Input natin yung forecast ko para dyan. Export. Okay, nakalimutan ko dito. Hindi ko malam ba't hindi lumalabas dito. Dapat lalabas dito yung percentage ratio. So ngayon, sinasabi daw dito, kung reversal ang mangyayari, eto mga tatamaan, 119, 118, 117, pinaka-worst case scenario, nasa 116. Kagaya ng explanation kung pwedeng bagsakan dito. Kung sakaling magbabounce back naman, siyempre, kung sakaling magbabounce back, huwag ka na mag-assume expect ng higit pa dito sa position ng candlestick na ito. Ang assumption expectation mo dito, sa 100% na yan, all the way sa kung saan yung pinaka most recent record na binagsakan. Fact, ito yung pinaka most recent record na highest, most recent record na lowest na binagsakan. Yan yung i-assume expect mo. Diyan ka maglaro sa buy low, sell high kung bounce back ang tinitibok ng puso mo, dito ka lang mag-assume expect. Ang bounce back na 25%, 1.2800, that's considered 1.21. Kung mag-bounce back ng around 50%, 1.22. Flat, even number, 1.22. Kung mag-bounce back ng out of 75%, 1.23, 270, that's considered 1.23, 300 to 500. At kung mag-bounce back ng 100%, huwag mo na isipin 100%. Maglaro ka na lang doon sa idea ng 119,700, to 1,2800 up to 50%, 1.22. Ayaw mo pa ba no ng laki-laki ng
diferensya nun. Ang laki ng diferensya ng ganung klaseng value amount. So, gawin natin, para magkaroon ka ng idea, install uli natin itong Alexose Repa Pips Calculator na nagkataon, included lamang exclusively sa aking online masterclass. Sige, mag-compute tayo kung bounce back. Sabihin na natin, pinaka-most recent record, 119 yung binagsakan dito. Diba? Pinaka-most recent record na binagsakan, nasa around 119. Okay? Nasa around 119, pinaka-most recent record na binagsakan. Pero as of now, nasa 1.20 tayo. Diba? Nasa 1.20 tayo. Just imagine, yung nag 1. Ano dito? Magkano ba to? Yung bumagsak dito ng around 1.19600. Sabihin na lang natin, ha? 1.19800 muna bili. 1.19800. 1.19800. Tumaya ka ng 5 lot. Tapos versus pinaka most recent record na inakyatan dito 3 days ago, pinaka most recent record 121940. Sabihin na lang natin 121500. 1.21500. Ha? Ano ba to? Ba't error dito? Okay. 1.21. Mali pala yung pinagsusulat ko rito. Ulitin natin. Ano ba itong pinagsusulat ko rito? Ha? 1.19. Binili natin dito. Pinaka-lowest. Pinaka-lowest. 1.18 pa nga. Sabihin na lang natin, nabili natin na sa around. Eh, dito pala yun. Pinaka-lowest ay 1.19600. Sabihin na lang natin, nabili natin ng 1.19800. Bumili ka ng 5 lot lang. Tapos, nag-bounce back nga dito. Which is, umabot ng 1.21940. Sabihin na lang natin, bumitaw ka na 1.21500. E di magkano kinita mo dyan? Na-guess nyo, yung bumagsak dito, okay, yung bumagsak dito, few days ago, yung bumagsak dito, pinaka-lowest na binagsakan, 119,600. Sabihin na lang natin, nakasabit ka, nasabita mo, 119,800. Ito yon. Bumanat ka ng 5 lots. Tapos, nag-bounce back dito after 3 days. Nag 121,900. Just imagine, dito ka na lang bumitaw sa 121,500. Sige, sabihin lang natin, yung leverage na gamit mo rito, naka 1,000 ka. Sabihin na lang natin, leverage na gamit mo, 100 lang. Yan ang kita mo, $8.50. Siyempre, hindi ka naman basta gagamit ng 100 na leverage lang. At least, mga 300. O di may $25 gap. Ngayon, kung 500, edi meron ka mga $42. At yun nga, kung nagkataong 1,000 leverage gamit mo, malaki kita mo. Sa 5 lot. Na-guess nyo? So, ganun yung ano, yung pagta-timing yan. Ganun mo rin iisipin paano mo mamamaximize ang Alexose Daily Forecast Monthly Subscription para sa Forex. So ngayon, in-explain ko na kung ano i-apply implementation sa GBP kung sell shorting or buy low, sell high. Kung sell shorting or buy long. Which is sinasabi na nga natin dito, more on ang application mo sa GBP is more on shorting. Lalo-lalo nakaka-crossover pa lang kung tutusin ng MACD, more on shorting. Tingnan natin dito yung traditional na charting na ano nyo. Kunin natin dito yung ano, patay ng ibang way ng chart layout natin. Okay. So usually kasi ganito yung charting nyo eh. Ganito yung setup ng ano nyo eh. Yun yan, papalpak lang dito para babasa ano to. So usually, yung ano natin, MACD, ganito. Ano ba ito? O, kuha tayo ng MACD dito. Asan na ba yung MACD? Lagay natin yung RSI.
Sino ba yung bata? Tumiklop na yata. So, nakikita ngayon natin. Ito, XRP pala ito. Dito sa GBP. Ha? USD. GBP, USD. Ba naman to? Ba't wala yata? Ah, di tayo. Okay. Ito, 5 minutes siya. Maganda sa 5 minutes. Pero tingnan natin sa may per day. Recently lang nag-crossover yung ano, yung MACD. Kung isipin naman natin, pag ganito, nakalagay dito, MA 20 sa taas, MA 10 sa ilalim. Ngayon kung magbabounce back nga, ang i-assume, expect lang natin, ito. Mula dito sa pinaka-lowest. So ngayon, kung tutusin, nag-bounce back na siya, nasa around, kumbaga nag-bounce back siya ng 50%, tapos nag-depreciate, bumalik ulit sa may 25%, tapos, syempre, sa bounce back na area, pwedeng 50 to 75% all the way dito, which is balik ulit sa 1.20 something, di ba? Pero, kagaya nga ng explanation ko nga kanina, tingnan nyo naman yung momentum ng oscillator. Ito yung uptrend, ito yung downtrend. Yung average niya dito mataas, bumaba na rito, tapos umakyat ulit, pero bumaba pa ulit dito, ang laan ng potential, getter din ang gagawin niyan. Lalo na, ang kalakaran ngayon, nasa negative side. Di ba? Bukod sa idea nga, it doesn't fucking matter kahit ang laking depreciation value sa loob ng MA20 dito. Kasi, more on downtrend ang potential na mangyayari dito. Kaya, ako personally, ang thinking ko, ang forecast ko mismo sa aking monthly subscription, more on sell shorting instead of buy low, sell high. Ngayon, kapag nag-subscribe ka sa Alex Sonse Daily Forecast pang Forex, na andito ako, naka-standby, kumbaga parang technical support. May kita natin dito way in advance, sa loob ng MA20 daw, may 400 pips na depreciation value. Sa loob ng MA5, may 30 pips na depreciation value. Ngayon, iisipin mo ngayon if it's bounce back o if it's reversal. At ito na nga yung mga measurement ng bounce back o ng reversal. Sa makatwid, bukod dito sa may forecast ko, dapat kahit papano marunong kayo mag-analyze, mag-research din naman kayo. Mag-research naman din kayo para ipagkumpara mo yung forecast ko versus sa yung forecast ko versus sa sarili mong idea para makita mo diferensya. Para makita mo diferensya kung gaano kalaking success rate and failure rate ng sarili mong detection, prediction, projection versus sa aking Alex Sonse Daily Forecast monthly subscription para sa Forex. So sinasabi na agad kung magiging bullish, ito lang ang pwedeng tamaan. 1.20, 820 sa bullish signal. Sa bearish signal, 1.20, 80. Kung magbe-bearish signal daw mula sa current market price na 1.20450, pwede daw siyang bumagsak sa bearish sa 1.2080. At ito yung mga tatamaan. 25% depreciation sa bearish, 1.2036, 1.2026, 1.2017, 1.2080, hanggang all the way sa ano, 120 even number. Sa bearish signal. Yan yung mga failure rate na pwedeng punta. Sa success rate naman sa bullish signal. Mula sa current market price na 1.2450, pupunta daw, papalo daw sa gitong klaseng bullish signal na 1.20820, that's considered 1.21. Ngayon, kung bullish signal daw, ito yung success rate ng 25%. 1.20540, 50% 1.2640, 75% 1.2730 at yung 100% syempre yung forecast dito na up to 1.21 ang papupuntahan ng GBP. Nakita natin GBP, di ba? So yun, yun. Tapos ito, may heads up ka na nga. Kung magpa-pump and magda-dump, ito ang pwedeng tamaan. Kagaya ng sinasabi ko rito kanina, sa loob ng MA20, ano magiging potential? Di ba? Kinompute, calculate na natin dito kung ano magiging potential kanina, di ba? Inestimate na natin. Di ba? Yun yun. So, may kita ngayon natin. Meron na tayong forecast dito. Kung magpa-pump at magda-dump. Katulad nito, kapag nag-dump daw, ha?
mula 1.20 papuntang 1.18. Kung magpapump naman, 1.20 hanggang 1.22, maximum na 1.23 kung magpapump. So ngayon, lahat ng mga logic o mga information na isasa talaga mo sa isip mo para ma-maximize mo ang Alex Sonse daily forecast pang-forex na monthly subscription. Ngayon, kung halimbawa, may aral ka. May aral ka kung tutusin kaso hindi mo pa masyadong master, pero at least nagkaroon ka ng idea sa mga video na ito. Kung halimbawa marunong ka sa may moving averages o moving average na technicality, sinasabi na agad dito kung tatama ng SMA, ito tatamaan na bullish signal, yung mga kulay green. Ito naman tatamaan na bearish signal, yung mga kulay purple o yung violet. Kung mag-SMA bukas, ito tatamaan sa bullish, ito tatamaan sa bearish. Kung mag-WMA bukas, ito tatamaan sa bullish, ito tatamaan sa bearish. Kung mag-EMA bukas, ito tatamaan sa bullish and bearish. Ngayon, bukod pa doon, binibigyan ka ng heads up. Ano ba attitude, character, image, habit niya, moving averages sa loob ng MA20? Ito, pinaka-kulelat 17, pinaka-average nasa 95, pinaka-highest nasa 200 pips. Which is yun din yung pinaliwanag ko rito. Gamit ang very exclusive na material. Alex Sonse. Ha? Alex Sonse Pro Dashboard. Yun din ang paliwanag dito. Which is eto nga. Pinaliliwanag dito, magkano ba ang fluctuation? Which is eto yung in-explain ko kanina. At nagkataon dito nga sa Alex Sonse Daily Forecast Monthly Subscription para sa Forex. Nakasulat na dito. Sa loob ng MA20, ano support? Ito. Sa loob ng MA20, ano magiging resistance? Ito. Basic technicalities. Kung alam mo ito pala support, i-round down mo, 118. Kung i-round up mo to the nearest number, 118,500. Sa resistance, i-round up mo, 121 resistance. I-round up po to the round up po to the nearest number, 121 pa rin. O i-round down po, nasa 1.2500. Guess nyo. Tapos ito, may heads up ka na nga. Ito yung pinaka-lowest sa loob ng MA20, pinaka-highest sa loob ng MA20. Magkano ka-average na kalakaran sa loob ng MA20 para mas ma-maximize mo, mas maintindihan mo, ano ba, saan ba ako babase? Dito sa may bullish o dito sa may bearish? Saan ba ako babase? Sa reversal o sa bounce back? Saan ba ako babase dito sa sinabi, pinorecast ni Alex Sonse? Para ma-maximize mo itong forecast na ito, at least nga, sa may some kind of idea ka. How to fucking read and understand charting system. Kahit basic man lang na charting system. Kahit basic lang. Gano ka basic? Eh, di ba gano ka? Kunyari, geto, basic charting system. Meron kang stochastic, RSI, MACD, moving average indicator, candlestick, okay na. Basta, palori mo itong Alex Sonse, pakanton ko nito. Yun, magkaroon ka na idea. Bukos sa palori mo yung YouTube video ko na kung saan nagpaturo ng whatever set ng candlestick, blah, 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 falling wedges, rising wedges, nang yung yan. Na-guess mo? So, na-guess yun na, ano ang magiging potential ng kung anong klaseng pair sa Forex? At ito na nga yung forecast para sa Forex. Ngayong araw, at sa mga darating na araw, ito ang iisipin mo. Yung nakasulat dito sa aking Alex Sonse Daily Forecast Monthly Subscription Forex Edition. Mag-value ng time. O nga pala, just in case na gusto mo mag-avail, tingnan mo na lang yung ano ko dito. Tingnan mo na lang yung ads ko dito. How to fucking avail. Simple lang naman eh. Simple lang mag-avail. Magbayad ka? O okay na. Pag nakapagbayad ka na, edi isa-send ko itong software na ito. Isa-send ko yung mismong software na ito o yung dashboard na ito. Pag na-send na sa'yo, so usually get itsura niyan. Okay, pag open mo, ganyan yan. Tapos, click mo ito, hanapin mo ngayon yung included na Excel file at import natin. Pag na-import mo na, saka mo ngayon pindot yung export at makikita mo lahat na ng forecast ko dito, which is minimum o usually up to 10 na pairs ang iyong makukuha, matatanggap. Yan, depende pa yan. Kunyari, mag-request ka, gusto ko sana ng Ethereum, gusto ko sana ng XRP, gusto ko sana ng gold, gusto ko sana ng tangling yan. Nasa iyo, pero usually, ito nga, mamimili tayo ng mas mga magagandang pair, yung medyo mura lang para mas affordable and everything. Is it the way? Yeah, pwede nyo i-request sa akin kung ano man yung dapat natin yan. Pero usually nga, para hindi masyadong masalimuot yung mga trabaho na yan, limitahan lang natin sa around 10 na ano, around maximum around 10 na
na fares. Pero kung gusto nyo ano, mag-level up, eh siyempre, level up din yung charge nun. Pero mas maganda, okay na to, standard, 5 to 10 pairs lang, okay na yun, solve ka na yun, gagalingan mo na lang. Na-guess nyo, parang awas sa sarili, mag-value ng time. Is either way, nasa sa'yo yun. Kung gusto mo mag-avail ng Alexonse Daily Forecast o hindi, basta importante, sana sa video na ito, nagkaroon ka ng idea.